Yan, nakuha na. Yun yung pinagkaiba kasi masyadong malapit dito sa pan, sa fold niya. Na-adjust lang ko ng konti. O yan, so na-gets na po yung image. Malinis. Pag makuha po yung tamang posisyon, yun na po. Wala na tayong problema. So, ito po yung huling apat na ginawa natin. Maayos po yung print. Ito na po yung pinakamaliit na print namin. Ito ay Y cup na 8 ounce. Akala ko 12 ounce na yung pinakamaliit noon. May mas maliit pa pala. Ano dito, madikit pa untung adjust pa pababa rito para hindi siya pan. Okay, so i-move dito. Ayan, nakuha na. Yun yung pinagkaiba kasi masyadong malapit dito sa pan, sa fold niya. Na-adjust lang ko ng konti. Ayan, so na-gets na po yung image. Malinis kumpara dun sa ayan, pumutok dun sa taas kasi masyadong malapit dun. Ayan po yung difference, ano? Ayan. Pag na-set po na maayos, siyempre maayos. Yan, masyadong malapit lang dun. Kaya hinanap natin yung ano kanina, yung tamang laster. Ayan din, pumutok din yan. O yan. Eto, ayos na. Okay, so ulitin na naman. Pangapan na ito. Pag makuha po yung tamang posisyon, ano po? Wala na tayong problema.
So, ito po, yung huling apat na ginawa natin, maayos po yung print. Ayan po ah, maganda yung pagka-print. Ay, nag-smudge lang dun. Dun sa ano yan, sa una, dun sa pagpunas sa ilalim. Ayan, kita natin. Ayos na. Ayan. Ito, pinakamalinis. Okay, so may mga aaralin po tayo dun sa paglinis ng galaw. Ito yung mga nauna. Ito yung pinakauna kasi hindi pa na-calibrate na maayos na. At saka masyadong malapot yung ink. O yan, malapit siya dun sa fold niya. Kaya nangyari, o yan, ganun din po rito. So nag-adjust tayo para mas bumaba siya. Yan, kumpara dyan, yun po yung naging solusyon. Yan, no? Mas mataas yan kasi dyan. Ito rin, yung mga trial bago natin ayos. Itong print po na ito, ito na po yung pinakamaliit na print namin. Ang cup na ito ay Y cup na 8 ounce. Akala ko 12 ounce na yung pinakamaliit noon. May mas maliit pa pala. Nililinis na lang kasama natin yung screen. Itong tinetesting ko na deapak kanina, hindi umubra kasi mahina yung pag-press niya. Lalagyan ng mas matinding tali kasi malambot yun eh, yung nilagay namin. Mga retaso lang ng tela. Pero at least ngayon, ito. Na-i-print natin, napakaliit po ng print na yan. Ang kalaki lang po niyan eh, 1.3 inch yung height. Ayan na po yung pinakamaliit na i-print namin sa pinakamaliit na cup. So yun po yung challenge eh, para mailusot natin ng ganyan. Kailangang maayos talaga yung screen, may special na shape doon sa ilalim. Kailangang maiwasan niya yung yan. Pag nakita niyo diyan, kailangang merong iiwas dito sa bibig. Iiwasan niya yung bibig ng cup. Ayan pa na. O, tingnan niyo pag binaba, medyo nakaangat pa po doon, no? Pero sa pag-press, kailangan mas madiin lang ng konti para pumasok ito. Yung sa pag-posisyon. Tsaka malaking bagay ito para diretso yung ikot. Kasi yung usual na ganito, tabletop na pang-print. Lahat kami, walang ganun na pampaikot. Eh, minsan, nag-i-skid yung ikot ng tasa, yung cup. Kaya napakainam po na nagawa natin yon. Ang isang issue pa pala, medyo luma na po itong blade ko, mapurol na. So na lang yung natira kasi nabenta ko na lahat yung ano, nag-aabang ulit kami nung in-order ko sa supplier. So ganyan po ang maglinis. Dahan-dahan lang, patak-patak, punas-punas, mekos-mekos. Para pag nalinis na, siguraduhin malinis po at pag bago itabi kasi libo-libo rin ang mamarkahan po natin dito. Hindi po ito basta masira. May special po na emulsion para dito kasi oil-based yung ink natin at saka pong panlinis natin. Pero food grade siya, kumbaga. Hindi naman siya yung aalingasaw sa ano, pagkain natin. Saka sa labas naman na ipiprint. Ito po ngayon ang isang masaya dyan. Ngayon lang po kami mag-print ng pinakamaliit na cups. 8 ounces lang po yan. Okay. Dinidescribe po natin for details at para maintindihan natin na yung mga sitwasyon na ganito, nagagawa natin. Nagsasucceed naman tayo. So, ayan po. At ako'y masaya at nakaprint tayo yan. Lit-lit po niya, no? Eko, hanap tayo ng kasin laki na lang. Ada, pisos mo? Okay, ganito po yung kalaki niya. Pag inihambing natin ng ganyan. Ayan po, oh. Ganyan po kalaki itong print natin. Napaka-cute. Aha, yun sa likod, yun sa likod. Ayan, yung nasa ibaba, nababasa pa rin. At Amix Mobile Bar, sabi niya. Ha? Ang kalaki ng letra niya. Yan, nakasulat po na piso yan. Mas maliit pa yon yung Amix na yon. Ang kasinlaki niya, yung pangalan ni Jose. Di ba yung biyanan mo, Jose, ang pangalan, pre? Huwag ka tumawa! National tayo! Okay, salamat po sa panonood. At nagbibiroan lang kami na itong pare ko na. At matatapos na naman. Siya po yung tigagawa. Ako lang yung tiga-design.
Ito yung ano eh. Magaling sa fabrication. Oh. Yan kami oh, yan sa uniform namin. Siya yan. Ako yun lang, yung ano, yan. Tiga drawing. Aha. Ito ang ano natin, grasa lang, lalagay natin ganyan. Yung iba naman, ang style nila, ang ginagamit nila, yung drawer, yung nabibili, yung may gulong. Yung sa atin po, iba, ganyan. Si spring na ganyan. Saka yung ganito, pasadya po yung ginawa namin yung pagkapitan yan. Para maiba naman dun sa design. Nagaya rin po ito. Pero dun sa function, tingnan nyo na lang po yung pinagkaiba. Ito po, naidagdag namin yan, pampastop niya. Para hindi lumampas dito yung blade. Yan ang pag nagpiprint. Marami pong features tong ano, nai-improve pa rin. Ewan ko kung ano na naman ay dadagdag namin. Yung huli, yung sinabi kong may tali para yung paa ang magbaba. Medyo kulang lang ng pressure dahil malambot yung ginamit kong tali. Ito lang oh. Ba't mo pinutol? Ito, ginamit kong pantali. Malambot to eh. Medyo may spring siya pag naglulose. Papunta pong ano to eh, Sambuanga. Papadala na po namin. As soon as possible, i-impake. Mauras din yun, yung sa pag-impake. Edit ko tong movie. Impake lang ng kasama natin. Uy! Tingnan nyo to. May dinagdag ako rito. Yan. Tali dyan. Tapos ilalagay mo yung pinlalaki ng paa mo dyan. Print na na. Ngayong magbababaan ito, imbes na hahawakan mo pang gano'n. Ano na? O. Diba? O. Pag gano'n mo. Oops! O. Automatic. Okay. Nakakatulong na. Napag-train. Lock. Nadagdagan na po natin itong tali pagpaikot dito. Yan, ikot niya. Tapos mayroon na rin ito, feature. So, parang nag-gets natin dun sa manual pang print na sila ka na aparador. E, testingin pa namin, ngayon pa lang.